Ang ating pong pag-uusapan na topic po ngayon po umagang ito is be part of a local church or why commit to a local church. May kahalagahan po ba, okay, na tayo ay mag-commit sa local church, sa isang local church? Yun po ba ay dapat po ba? Kasi marami po akong naririnig na ganito. Okay, kaya po maganda po na napag-usapan po natin, na-define po muna natin ang pagkakaiba ng local church at saka ng universal church last Sunday. Bakit? Marami po ako nakikita ng mga mananampalataya, ang alam ng sitio pagdating sa church ay ganito. Tutal ako po ay mananampalataya, naintindihan ko na ako, pag ikaw ay mananampalataya ka, ikaw ay kabahagi na ng church. Technically, kabahagi ka ng quote-unquote universal church. Because we are a child of God. Okay? Sabi nung iba, total bahagi naman ako ng isang ng church. Okay? Bahagi ako, o anak ako ni Kristo. Bahagi ako ng katawan ni Kristo. Eh, hindi ko na kailangan pumunta sa isang local church. May mga ganun pong prinsipyo. At mayroon pong magandang prinsipyo. Okay, listen to this carefully, ha? May mga ganito pong pananaw. Tutal miyembro ko ng isang universal church. We are all member of the universal church. Alright? Eh, pag pumunta ako ng Tugigaraw, pwede ako mag-church doon. Pag pumunta ako ng Mega Mall, pwede ako mag-church doon. Pag pumunta ako ng Robinson, pwede ako mag-church doon. Pag pumunta ako ng Manila, church ako dito. Pag pumunta ako ng Mandaluyong, church ako sa Mandaluyong. Pwede naman yon. Okay? Wala lang pong problema doon. Kasi kung kami din po, pamilya po namin, pag nagbabakasyon at umaabot kami Linggo, of course, kapag kapamilya po namin nagbabakasyon, hindi po kami nagpapaabot ng Linggo. Okay? Pero kapag inabot kami, okay, kahit prayer meeting, kahit po yan Linggo, kung sakasakali man, humahanap po kami ng church na po pwede po namin pagsambahan. Bakit po? Because the church is essential. Okay po yun. Pero pinag-uusapan natin dito is why commit to a local church? Bakit po kailangan tayong mag-commit sa isang local na church? Bakit po pinag-uusapan dito is not only about committing to a local church, but actually bakit kailangan natin magpamiyembro sa isang lokal na kapulungan? Ito po ba ay biblical? Ito po ba ay tinuturo ng Panginoon? Ito po ba ay inaisusulat? Sinabi ng Panginoon, itinuturo po ba sa atin ng Panginoon ito? Ako naniniwala po, kaya po may local church sa IBC-Manila, is because that's a biblical principle of the Bible. Na ibig sabihin, kapag ka ikaw mananampalataya, kailangan maghanap ka ng isang lokal na kapulungan kung saan doon ka magpapalaya at lalago sa mananampalataya mo sa Panginoon. Ngayon, pag-usapan po natin yan. Okay? Para po may mga mananampalataya sa atin, pag naging mananampalataya, listen to this carefully. Kapag ka naging mananampalataya kayo, naging tinanggap natin ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas sa ating buhay, we make it true, we look for a local church, okay? Kung saan, doon pa-equip tayo at lalago tayo sa ating mananampalataya, okay? Huwag tayong makatulong ng ibang mananampalataya. Kaya marami mga mananampalataya na nakakailan sa Panginoon, palipat-lipat ng church. Marami mga Kristiyano, palipat-lipat ng church. At ginagamit nilang dahilan ay wala pong iba, kundi yung tipo, member naman ng Universal Church eh. Okay po yun. Pero may kahalagahan ang pagiging bahagi, okay, ng isang lokal na kapulungan. Okay. If you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Acts. Acts chapter 2. Reading from verse 41 to verse 47. Acts chapter 2. Reading from verse 41 to verse 47. Okay. Nakalagay naman po yan dyan. Piliyan ko po tumuhin lahat bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Gawin po natin, basahin po natin salit-salit na ito, okay? Babasahin ko po yung verse 41, basahin niyo po ng sabay-sabay yung verse 42, at salitan po natin, at pagdating ng verse 47, ay sabay-sabay po natin sambitin ang verse po na ito. Okay? Acts chapter 2, reading from verse 41 to verse 47. Ito po sinabi. Then they that gladly received his word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Verse 42, kayo po sabay-sabay. And many things that was made, the apostles of doctrine and fellowship, and freedom of prayer, and their neighbors. Verse 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Verse 44. And all of them were together and had all things in common.
Verse 45. And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Verse 47, sabay-sabay po tayo. Ready, begin. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. So, madali po tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa binigay mong passage sa amin ngayon po sa taling ito na aming pag-uusapan para pag-aaralan natin, aming po Panginoon pagbubulay-bulayan. Dalangin po namin, Panginoon, yung mga prinsipyo po, dakilang Diyos na gusto mo na aming matutunan at aming po, Panginoon, maisa puso at maisa buhay, ay marinig po namin, maintindihan po namin, Panginoon, upang magamit po namin ito sa malayang paglago ng aming pananampalataya po sa iyo, dakilang Ama. Hiling ko po, dakilang Diyos, na linisin niyo po, Panginoon, ako. Linisin niyo aking puso, Panginoon, aking isipan. At Panginoon, itago niyo po ko sa inyong likuran at wala po makihiyak sa likuran ng pulpitong ito at sa likuran ng broadcast na ito, Panginoon, kundi, Panginoon, ang dakilang salita po lamang, dakilang Diyos. Itinatalaga po namin pag-aaral ng iyong salita sa pangalan Jesus. Amen at amen. Maraming po tayo magsip po. Again, last week po, we've learned about the meaning of universal church and the local church. Okay? Naintindihan naman po natin yun, ano? Ang universal church, again, the universal church is all the believers all around the world who actually accepted the Lord Jesus Christ as their own personal Lord and Savior. They are also assembly of Jesus Christ. We also assemble as part of the body of Christ. The local church is the localized assembly of God or the localized people of Christians and followers of Christ who assemble together in a specific place to worship the Lord. Yan po yung pinag-uusapan natin. But ang gusto po natin dito, the goal of this study, the goal of the preaching po ngayong umagang ito, is for us to understand the importance of being part of a local church. Ano po ba ang kahalagahan na magiging kabahagi ka, okay, ng isang lokal na kapulungan? Okay? At makita po natin dito, yung pong necessity, okay? Yung pong need, okay? Na ito po ay dapat po tayo ay nagkukumit sa isang local church. Ibig sabihin, or in other words, the word local church, it is actually about the local church membership ang pinag-uusapan po dito. Hindi po, I just want to clear this thing sa inyo. Hindi po pinag-uusapan dito yung pagiging miyembro ka, okay, o pagiging anak ka ng Panginoon. Ang pinag-uusapan po natin dito, pag-uusapan po natin dito sa sandaling ito, yung pong itinuturo ng Panginoon na tayo po ay maging miyembro ng isang local church. Okay? Ang tanong po dito, katulad po sinabi ko kanina, is this biblical? Is this what the Lord telling us to do? Ito po ba ay dapat, ito po ay tinuturo ng Panginoon? Okay? Yung po pag-uusapan natin. Again, wala po tayong pinapractice sa church na hindi po tinuturo ng Panginoon. Wala po tayong ginagawa sa kapulungan ito na hindi po sinasabi ng Panginoon. Wala din po tayong dapat ina-apply sa prinsipyo sa buhay po natin kung hindi po itinuturo ng Panginoon. Kaya pag-usapan po natin kung ito po bang bagay na ito ay kailangan. Why do we need as Christian? Why do we need as a child of God? Why do we need as a follower of Jesus Christ to be part or to be a member of a specific local church, katulad po ng IBC-Manila? Limang bagay po ang ating pag-uusapan sa pagkakataon po ito. Una, ito po ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Kung bakit itinuturo po ng Panginoon na maging bahagi tayo ng isang local church. Una, God encouraged believers to be an active member of a local church. Ibig sabihin, kalooban po ng Panginoon na tayo ay maging bahagi ng isang local church. Ano po bang sabi sa Acts chapter 2 verse 42? Then they that gladly receive His word, sabi dito, were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Yun po ang sinasabi po dito. Ano po ang tinuturo dito? Ibig sabihin, kalooban ng Panginoon sa isang anak niya na tayo po ay maging isang miyembro, okay, ng isang lokal na kapulungan. Bakit? There is a progression sa ating spiritual life. After receiving Christ in our lives, after po natin tanggapin ng Panginoon sa buhay po natin bilang pong sariling tagapagligtas ng ating buhay, the progression is that we become follower of Jesus Christ. And after becoming follower of Jesus Christ, para masabi po tayo ay talagang tagasunod ng Panginoon, dapat po tayo ay nagpapabautismo. Because the first step of obedience to God is the step of obedience sa pamamagitan ng pagpapabautismo.
Okay? At ang mode of baptism po natin dito is immersion. Okay? Because it is a symbolism that Christ died and rose again and ascended to heaven. Yung po ang simbolismo po noon. At the same time, nung si Jesus Christ po ay binautismoan dito ni John the Baptist sa lupa, nung nasa lupa ang Panginoon, it was also in the mode of immersion. Hindi po sprinkling. Hindi po pouring. Immersion po ang tinuturo po ng Bible. So the progression is after we becoming Christian, okay, we becoming baptized, then after that, we become a member of a specific local church. Kaya po sa atin, kapag ka nababautismuhan sa church po ito, automatic, you become part of the member of that local church na sino nagbaptize po sa iyo. Alright? Sumunod, hindi lang po umiinto doon, ha? Hindi po umiinto doon ang progression ng isang mananampalataya. Meron po mas mga mananampalataya, pagdating dito, humihinto na eh. Meron nga po yung mga mananampalataya, pagdating sa salvation, humihinto na yung progression ng yung growth ng pananampalataya ng tao eh. Tama po? After, eh, save na naman ako eh. Ang tinuturo naman sa church, once saved, always saved. That's true. Tinuturo po ng Bible yan. But there is a process of growth na tinuturo ng Panginoon dito. Kaya po sabi ng Bible, God encouraged believers to be an active member. Hindi po sinabi itong miyembro, but to be an active member of a local church. Hindi po tinuturo ng Panginoon na kapag ka naligtas ka, ikaw ay maging safe o maging saved, seated and satisfied. Hindi po tinuturo ng Panginoon. Ang tinuturo ng Panginoon, tayo ay patuloy na lumago sa Panginoon. Kaya sabi nito, then they that gladly received His word were baptized, and the same day they were added into them 3,000 souls. Bakit nagkakaroon na ng soul? Kasi nagiging aktibo yung mga mananampalataya after salvation, baptism. And after baptism, nagkakaroon ng church membership. Nagiging bahagi ka ng kapulungan. Nagiging katuwang ka sa gawain sa isang local church. Does it stop there? Hindi po. Sumusunod po yung fellowship. Kaya po nagkakaroon ng mga fellowship. Kaya po nagkakaroon ng mga gatherings. Kaya po tayo nakikita-kita. Katulad po nito, yung pagkikita-kita po natin, fellowship po yan. Yung pagkipag-usap po natin sa kapwa at yung mananampalataya, fellowship po yan. Yung Bible study po natin, fellowship po yan. Yung mentoring po ng mga men, fellowship po yan. Kasi sa pagkakataon na ganun, yung kahit yung lumalabas tayo, kumakain ka kasama yung kapatid sa pananampalataya, fellowship po ang tawag doon. Kasi kung walang fellowship, eh hindi mo kilala miyembro. Nakakalungkot mo pong malaman. Marami pong mga churches, okay, na malalaki. Pero pag tinanong mo, kilala mo mga miyembro? Hindi. May mga churches nga po, sobrang laki. Yung pastor, hindi kilala yung miyembro. At ang pinakamasakit, may mga church, maliit na nga, hindi pa kilala ng pastor yung mga miyembro. Bakit? Eh, walang fellowship eh. Aaminin ko po sa inyo, ako po, yung pastor na makakalimutin sa pangalan. Okay? Pero pag nakita ko mukha niyo, alam ko kung bahagi ko ng IBC-Manila. At kayo po, ay hindi kahit misa nakalimutan ko pangalan niyo po, eh hindi po kayo tinatrato, hindi ko po kayo iniisip na kayo po ay ordinary member of IBC-Manila. We treat you as a family. Bakit? Fellowship po ang tawag dun eh. Kapag kami fellowship, natututo magpanalanginan ang bawat isa. Kapag ka may fellowship, mayroon nabibuild na relationship. Tama po? Kaya nagkakaroon na marami magkakamag-best friends sa mananampalataya eh. Diba? Bakit? Kasi kung kayo nagkakaroon ng relationship building eh. Nagkakaroon ng rapport yung mga mananampalataya. Right? Fellowship, kailangan po yun. Tapos na po ba doon? Hindi po. Mayroon pa po tinatawag na service. May paglilingkod pa po tayong ginagawa. Hindi po tayo basta nakaupo lamang. Sa tingin niyo po ba, nalagdagan ng soul itong church po na ito sa magitan ng paupo-upo lang po ng mga mananampalataya dito? Sa tingin niyo po ba, eh, yung pong church in the book of Acts actually ay nalagdagan ng 3,000 souls sa paupo-upo lang yung pastor? Di ba? Sa tingin niyo po ba, nalagdagan ng 3,000 soul yung church po na ito dahil yung mga worker ay paupo-upo lang? At sa tingin niyo po ba, dagdagan yung church na ito ng 3,000 souls ko ang mga miyembro pa upo-upo din lang? Hindi po eh. Ibig sabihin, merong service. That is the progression of our faith in Christ sa ating pong pagiging mananampalataya. At kaya po, sinasabi ng Panginoon, that is the reason why God is encouraging us to be part and to be active member of a specific local church.
Kasi kung hindi ka po miyembro ng isang specific local church, mahirap pong gampanan yung mga susunod na bahagi. Tama? Paano ka magiging church member kung hindi ka bahagi ng local ano? Na isang local na isang kapulungan. Eh, church member man po ako, pastor eh. I'm not talking about the universal membership ng local church. Bakit? Once na ikaw tumanggap ka sa Panginoon bilang sariling tagapagin sa iyong buhay, you are automatically member of a universal church. Anak ka ng Diyos eh. Anak po tayo ng Panginoon eh. Pero paano ka magkakaroon ng fellowship? Paano ka magkakaroon? Paano ka makapag-service? Paano ka magkakaroon ng ministry kung wala kang isang kinakaaliban na isang local na kapulungan? Tama po? Sinasabi niyo po, that's the will of the Lord for each and every one of us. Okay, sumunod. Pangalawang bagay. Not only that God encouraged believers to be an active member of a local church. Sumunod, ang sabi dito, God expects believers, listen to this carefully, to be active in participating in a corporate worship. Ulitin ko po ah. God expects believers to be active in participating in a corporate worship. Ano po ibig sabihin nun? Sa panahon po ngayon ng pandemya, okay, ang tinuturo, kahit wala pa mong pandemya, ang itinuturo ng Panginoon in the book of Acts, okay, na tayo ay magkita-kita, magsama-sama, in one accord, with one heart, with one desire, and that is to worship the Lord. Amen. Yung po sinasabi ng Panginoon, kailangan may corporate worship. Okay? Biblical po ba yan? Yes po. Ano po ang sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 13? I'll be reading it in the English Standard Version. Ang sabi po dito, until I come, listen to this ha, until I come, devote yourself to public reading of scripture, to exhortation, to teaching. Sabi ng Panginoon, i-devote mo ang sarili mo sa mga bagay na ito. Ini-encourage tayo ng Panginoon to do public reading of the Word of God. Ini-encourage tayo ng Panginoon to do exhortation, to encourage one another. Ini-encourage tayo ng Panginoon to teach. Kaya nga sabi sa Matthew 28:19-20, go ye into all the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi lamang po iyon sa salvation. It is also about discipling somebody closer and closer and closer to God. Yung po sinasabi dito. Kaya ibig sabihin ito, God expects believers to be actively participating in a corporate worship. Eh may mga iba po, kahit sa pagbabasa nila ng salita ng Diyos, sa bayan pagbabasa nila po ng salita ng Diyos, hindi pa magawa eh. Nakakalungkot po isipin ito eh. Nakakalungkot po isipin, babasahin na isa na lang ang binabasa, salita nila ng Diyos, hindi pa magkasabay-sabay. But the Lord is asking us to actively participate. Hindi sinabi actively attend ah. Hindi po sinasabi to actively go. Ang sabi ito, actively participate. Ibig sabihin, makibahagi. Ang ibig sabihin, maging kabahagi. Yung po ang tinuturo ng Panginoon. Kaya sabi sa 1 Timothy, di ba? Devote yourself to public reading of the scripture. Ibig sabihin, hindi lang yung pastor magbabasa ng salita ng Diyos. I would remember, pag may tinanong ka, sino po dito gusto ng pagpapala? Lahat po magtataas ng kamay. Tama po, amen. Tama, magtataas ng kamay. Pero po, pwede po ba yung pastor lang pinagpapala? Tingin niyo po ba okay yun? Gusto niyo po ba yung pastor nilang pinagpapala? Hindi. Hindi ba katwiran yan? Bakit? Yung Panginoon ng pastor nyo, sigurado ko, Panginoon nyo rin. Tama? Eh bakit po maraming mga pastor pinagpapala? Because the pastor, according to the duty given to them by the Lord, naging mandato at kabahagi ng sistema ng buhay ng mga manggagawa ng Panginoon na magbasa ng salita ng Diyos. Eh ang tanong, yung sinabi po ba sa 1 Timothy chapter 4 verse 13, sinabi po ba sa mga pastor at mga manggagawa lang po ito? Hindi po. Sinabi po ito sa lahat ng anak ng Diyos. Devote yourself to public reading of the scripture. Hindi lang po pagbabasa tinuturo dito. Kasi may kadugtong po ito eh. Ang sabi nito, to exhortation. Devote yourself to exhortation. Ibig sabihin sa pag-i-encourage.
I-devote natin sa lahat sa pag-encourage. Again, Christians, listen to this carefully, ha? If you are part of the local church, if you are part of this local church of IBC Manila, you make it sure you become part of the exhortation, exhorting body of this church. Ibig sabihin, ikaw ay isang bahagi no nag-i-encourage. Bakit? Maraming mga mananampalataya, imbis na mag-i-encouragement sa loob ng kapulungan, nagiging stumbling block o nagiging katitisuran sa loob ng kapulungan. Hindi kalooban ng Panginoon na ikaw ay maging katitisuran sa loob ng gawain ng Panginoon. Kaya maraming mga mananampalataya ayaw na maging member ng isang local church at gusto nila maging member ng Universal Church is because marami sa loob ng church ay imbis na maging source of encouragement, sila pa ang nagiging source of discouragement. Di ba? Kaya po maganda, ikaw, kung iisip, kaya po sinasabi ng mundo, kung magbibitaw tayo ng salita, we make it sure, isipin muna na tatlong beses bago po natin bitawan yung salita po na ito. Bakit? Maganda po na lumalabas sa ibig natin encouragement. Maganda po lumalabas sa ibig natin yung pagtuturo. Maganda po lumalabas sa ibig po natin na ipaggabay. Kasi yun po tinuturo ng Panginoon dito eh. It is only not only about this reading of the scripture. Hindi mo basta lang natutunan at binasa yung salita ng Diyos. Ginagamit po natin yung salita ng Diyos para po maging encouragement sa mga kapwa natin mananampalataya. Kung mayroon kayo isang mananampalataya na nawawala sa kapulungan, mayroon kayo kapatid sa mananampalataya na nakita mo na tipong nanlalamig sa mananampalataya, Christians, tayo ay dapat instrumento ng Panginoon para i-encourage itong mga kapatid po na ito. Kapag ka nakita mo ang kapatid mo sa mananampalataya, hindi na nakikipag-fellowship. Kapag ka nakita mo ang kapatid mo sa mananampalataya, hindi na umaten sa isang sa worship service na paglilingkod sa Panginoon. Hindi na umaten noon, hindi na umaten sa physical service, hindi mo umaten online. Umaten man online, late pa. Pag-attend pa na sa online church, hindi pa nagtutupras. Haharap ka sa Panginoon, hindi ka handa. Aba, hindi po ata makatwiran yan. Dapat yan isumbong kay Jopet. Hindi makatwiran yan, Jopet. Pastor, ano yun? Tanong nyo kay Pastor BJ, matanda na po kasi yung mga palabas na yan, channel to. Na? Si Jopet, yung abogado yun. Hindi tama po yun eh. Dapat nagiging encouragement tayo sa isa't isa. Yung totoo po, kapag nakikita ko po ang bawat isa inyo, nai-encourage po ako. Bakit? Ibig sabihin, hindi pa nag-rapture, kasama pa kita. Eh, ang problema, marami ko din nakikita, nag-rapture na po ba? O kinuha mo na itong mga ito? I think hindi pa naman, kasi nandito pa ako. Kasi mananampalataya ako, kung nag-rapture, dapat kasama ako. Di ba? Actively participating. Hindi lang po encouragement din eh. Exhortation eh. Be part of the teaching. Marami po kasi nag-encourage lang eh. Kaya mo yan. Okay lang yan. Okay po yun. Pero bahagi po dito ay teaching. Ang tawag po dito ay mentoring. Tanong niyo po yung Pastor BJ. Si Pastor BJ po, we have a lot of sessions. Marami kaming, I may say, okay? Medyo negatibo ang term na ito. Marami kaming bull session. Kahit ano yung Pastor BJ, mag-aaksaya ako ng load, kausapin ko lang yan. May mga bagay na hindi niya maintindihan, ay papaliwanag ko sa kanya. May mga bagay na pinag-uusapan kami na para sa improvement niya. Bakit ko sinasabi? Minsan ba, masasaktan niya eh. May mga pagkakataon nga, nag-usap kami niyan. Nasa CR siya. Kaya pa ito may echo, may reverb. CR po ako, Pastor. Aba, maganda tulog ha? Asal niya? Actually, Pastor, naiyak nga po sa sinasabi niyo eh. Diba? Bakit? As I encourage my brother in Christ, I am also teaching him. Bakit po? Kung ano man ang kasiraan niya, kasiraan ko. At ano man ang kasiraan ko at kasiraan ng kapulungan nito, kasiraan ng Panginoon. Bakit po? Eh, magkakapatid tayo sa Panginoon eh. Anak tayo ng Panginoon eh. Kaya pag may nakikita ang kapatid sa mananampalataya na naliligaw ng landas, hindi po pwede na tayo yung mga mananampalataya, kapatid sa mananampalataya at kabahagi ng local church ito, na pikit mata natin haharapin at hindi natin papansin yung sitwasyon na yan. Bakit? Eh kapatid mo yan eh. Gusto mo yung kapatid mo na papahamak? Pag may nangyari kay Brother Erwin, malulungkot ako. Pag may problema si Kuya Jello, malulungkot
ako. Pag may problema sa tita Jess, nalulungkot din po ako. Bakit po? Eh, magkakapatid tayo eh. Magkakadugtong po tayo ng bituka. Amen. Bakit? Iisa po ang source ng kaligtasan natin. At yan ay wala pong iba kundi ang Panginoon. Isa po ang tagapagligtas natin. Yan ay wala pong iba kundi Panginoon. Amen. It is part, at yan sabi ng Panginoon, participating in corporate worship. Kaya po tayo nakikita-kita. Kaya po tayo nagsasama-sama. Kaya po tayo nagpapanalanginan. Sana po maunawaan natin ito na we are not only to participate in a corporate worship. Okay? Whether you are here and you're listening online, listen to this carefully. Hindi ka lang umaaten sa corporate worship. You are actively participating dapat sa corporate worship dahil yan ang kalooban ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 14 verse 26. How is it then, brethren, when we come together, every one of you has a psalm, has a doctrine, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done unto edifying. Ano pong ibig sabihin ng word na edifying? When the Lord says we are to edify one another, the Lord is asking us to teach one another. The Lord is asking us to educate one another. And as we educate one another, we become enlightened of the Word of God and the principles na tinuturo ng Panginoon sa atin. And as we become enlightened by the Word of the Lord, we and our faith becomes, it becomes enriched by the Holy Ghost. Ine-edify. Kaya po, pagka meron po mga gawain dito, hindi po natin tinatanggal yung paghahayag ng salita ng Diyos. Dahil ang pinakamahalagang bahagi ng gawain ng pagsamba ay wala pong iba kundi ang pakikinig ng salita ng Diyos dahil dun po tayo ine-educate ng Panginoon. Dun po tayo ini-enlighten ng Panginoon sa mga bagay sa mundong ito at katuruan ng mundong ito na naguguluhan tayo. At dun din tayo ini-enrich ng Panginoon para yumaman po at lumago at tumibay po ang ating pong pananampalataya sa Panginoon. That is the reason why God is actually asking us or expecting us not only to participate in corporate worship, but to actively participate in corporate worship. Amen. Sabi nga po natin eh, church is essential. Kung naniniwala po tayo na ang church ay essential, ibig sabihin po niyan, life and death ang situation mo. Kapag ka wala ang church, hindi mo nakikita mga kapatid mo sa pananampalataya, hindi kumpleto ang buhay mo. Amen. Hindi kayo nagkakasama-sama ng kapatid mo sa pananampalataya na sumasapat ang pupuri sa Panginoon. Sama-sama kayo nag-aaral ng salita ng Diyos at prinsipyo din tinuturo ng Panginoon, hindi kumpleto ang buhay mo at ikamamatay mo. Tama po. That is the very main reason why kahit wala po ako sa church na ito, as Pastor BJ, as Pastor Christian, as even Kuya Baron, I will call sa church na ito. Kumusta ang church? Kumusta kayo dyan? Sino-sino mga nandyan? Sino-sino wala? Bakit? Hindi ako mabubuhay na hindi ko kasama ang mga kapatid ko sa pananampalataya. I may be out of this local church last Sunday, but my heart is in this church. Magkakapatid tayo eh. We need to actively participate. That's the will of the Lord. The Lord is not only encouraging us to be part of a local church, but God expects believers, tayo mga lang ng Diyos, to actively participate in the corporate worship. Huwag kang pupunta sa church na hindi ka andam umawit para magpuri sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, seek my heart, O Lord, and know my thoughts, I pray. Sabi ng Panginoon eh, pag pupunta ka sa church, handa ka! Pagka pupunta ka sa church, isang tabi mo kung anong problema. Walang anumang problema na hindi kaya solusyonin ng Panginoon. Ang dapat natin gawin, and the very main reason why the Lord added daily in the church na sinasabi sa Book of Acts, is because the church learns to worship the Lord. Pag-awit na lang, hindi pa magawa eh. Pagbasa na lang sa salita ng Diyos, hindi pa magawa eh. Are you saying you're actively participating in worship? Alam niyo po ba? Sabi sa 1 Corinthians, di ba, 14 verse 26, that's part of edifying. Alam niyo po ba, pag hindi ka nagpa-participate, nakaka-discourage ka?
Subukan mo isa nagkasad, nagbabasa ng salita ng Diyos, tapos ikaw hindi nagkasad, nagbabasa ng salita ng Diyos, paniwala ka, nakaka-discourage ka. Pakiusap, lumayo-layo ka. Di ba? Nakaka-discourage ka eh. Alam mo, dami ko punapuntahan mga churches. Whether yan ay himnaryo ang kinakanta, whether yan ay praise and worship ang mode ng kanyang pagkanta, kapag ka, lahat ng mga tao natututo sabay-sabay kumakanta, di ba? May mga iba kasi tunado pa eh. Kumakanta eh, pero makakanta, wagas eh. Okay lang yun! At least nagpa-participate. Mas nakaka-encourage pa kasi tunado, sumisingo kumakanta sa Panginoon, kaysa yung may boses nga, hindi na magamit sa Panginoon eh. Huwag po tayo maging bahagi ng discouragement. We, as part of the body of Christ, we, as brothers and sisters in Christ, we are supposed to be encouraging one another. We are supposed to be educating one another. We are supposed to be enlightening one another. We are supposed to be enriching one another by the grace of God. Amen. Yun na po ba? Hindi ba po? Pero pa pong tatlo. Sumunod po. Pangatlo, God equips believers to be active. Listen to this, ha? To be active in conveying the will of the Father in the local church or to the local church. Ano po sinasabi ng Bible dyan? Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and some teachers for the perfecting of the saints and for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Why? Because the church is actually the agency of God for spiritual growth and spiritual maturity of each and every believers and followers of Christ. Kaya po pinagkalooban tayo ng Panginoon ng Pastor, IBC Manila. Hindi po ako nagsasalita dahil pastor po ako. Dahil ang inyo pong pastor, may pastor din. Ang inyo pong pastor, may nag-mentor din. Pinagkalooban po ng Panginoon ang isang lokal na kapulungan ng pastor. Pinagkalooban ng Panginoon ng mga prophets. Pinagkalooban ng Panginoon ng mga mga apostles. Pinagkalooban ng Panginoon ng mga teachers. Bakit po pinagkalooban ng Panginoon yan? For the perfecting of the saints. Because perfecting of the saints, ma-achieve yan by the edifying of the body of Christ. Educating, okay, enlightening, and enriching of the body of Christ. And you can only achieve that if you are participating and you are actively participating in a corporate worship to God. Kaya huwag kang magtatanong kung bakit pag dumadaan ka sa problema mo, ang hina mo. Bakit? Eh, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka nakikinig sa tinuturo ng pastor mo. Hindi ka nakikinig sa tinuturo ng Panginoon sa buhay mo. Bakit? Yung pagbabasa na lang ng Bible, hindi mo magawa. Yung bakit hindi magpa-participate ka ba sa worship? Balaman nga sa pagkakato ito, marami sa akin tatamaan dito. Hindi ka nagdi-devotion. Tanungin mo, anong alam mong verse? Jesus wept. Anong passage siya? John 8:44. Mali pa. John 8:44, ye are of your father the devil. Malamang. Bakit? Ano sabi sa binasa natin? Sa John 8, di ba sabi ito, ang mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos ay hindi sa Diyos? Kaya naniniwala po ako, ang anak ng Diyos, pagaling sa gawain ng pakikinig ng salita ng Diyos, excited ang mga nananampalataya ka. Bakit? Ang anak ng Diyos, laging uhaw sa salita ng Diyos. Bakit? Uhaw tayo sa anumang prinsipyo na gusto natin ituro sa atin ng Panginoon sa buhay natin. Kasi alam natin, anumang prinsipyo na ituturo ng Panginoon, yun ay kabubuti natin. Kaya marami mga mananampalataya, sinasabi mo, 10 years, 5 years, 15 years, 20 years ka ng mananampalataya, pero noon, parang ka pa rin baby. Bakit walang spiritual maturity? Bakit walang spiritual growth? Eh, hindi ka nakikinig eh. Hindi ka bahagi ng salita ng Diyos eh. Hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos eh. You are not actively participating in conveying the will of the Father. How will you know the will of the Father? Sige nga po. Pastor, paano ko sabihin at may hindi ka bahagi ng kalooban ng Panginoon? Paano ka ng kalooban ng Panginoon sa buhay ko? Para malaman mo, ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, simple lang yan. Ang gawin mo, magkaroon ka ng constant communication sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, if you will be asking the Lord for help, He will answer you. Ask and ye shall receive. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open. The very main reason why you don't know the will of the Father is because you are not seeking the Father. You are not asking the Father. And you are not knocking at the doorstep of the Father. Eh yung pakipagtunpin ng kalooban ng Panginoon, kung yung kalooban ng Panginoon, giwala para sa buhay mo, ikaw-convey mo pa? Eh sa una pa ng bahagi ng
mensahe po nito, alam natin kalooban ng Panginoon eh. Ang kalooban ng Panginoon sa mensahe po ng Panginoon ngayong umagang ito ay wala pong iba kundi for us to be part of a local church. To be actively part and participating in a local church. That's the plan of the Lord. That's the will of the Lord. Because the will of the Lord is for us to have spiritual growth and spiritual maturity hanggang sa dumating ang Panginoon, hindi titigil ang IBC Manila sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Hindi po dapat natin ginagawang excuse may pandemic. Hindi po natin dapat ginagawang excuse na baka magkasakit ako. Hindi po natin ginagawang excuse na wala akong pera. Hindi po natin ginagawang excuse yan. Bakit sa Panginoon? With God, nothing is impossible. And if we get that is impossible, then there is no excuse for us to worship and to participate and to deliver the will of the Lord in this pulpit. Amen. Pastor, galit ka? Hindi po. Gusto mo bigyan ng tiin. Nakakapanggigil. Alam niyo ba ang kapanggigil? Dahil po kailangan ma-challenge tayo. Hey, Christians, if we say, ang dami mong nasabi dito eh, Pastor, malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Okay. Hindi ba dapat matuwa tayo at malapit na doon ang ating Panginoon? Pastor, lumalapit na po ang pagdating ng Panginoon. Ay, dapat matuwa tayo malapit ng Panginoon. Ako po, inaantay ko na yan eh. Ang tanong, ready ka na ba? Tama. I would remember Happy Baby. Since nung nagpastor po ang tao ito, ang request niya sa, special request niya sa pastor, pag-usapan na natin yung end times. And for some reason, hindi ko po talaga magkaroon ng, alam mo, may desire ka, pero hindi inaalaw ng Panginoon. Because my belief, if we'll be teaching eschatology, the end times, I don't want to teach eschatology for no reason at all. Para takutin lang kayo. Hala, lagot kayo. Para tingnan si Lord. Hindi. Bakit? Ang pagdating ni Lord ay hindi kinakatakutan. Ang pagdating ni Lord ay celebration. Ngayon, kung hindi ka mananampalataya, doon matakot ka. Bakit? Pagdadaanan mo ang 7 years tribulation period, doon ka matatakot. I don't want to preach at the back of this pulpit eschatology or end times because I want to scare you. If we will be teaching eschatology or the end times at the back of this pulpit, is for us to be more faithful sa Panginoon. At dapat, kung ituturo natin sa lugar ng pulpit ng itong eschatology and end times, ituturo natin ito para hamunin ang mga mananampalataya na, hey! Palapit na ang pagdating ng Panginoon! Anong ginagawa mo? Yung mga kamag-anak mo, hindi pala kaya sa Panginoon. Ano ginagawa mo? Yung mga kampon ng kaaway, ayun, aktibo-aktibo. Tama? Seryoso ka? Pastor, totoo yan? Oo. Ngayon, sa gitna ng pandemic na ito, pinipilit pa sa ang Sochi Bill. Diba mga kampon ng kawalang yan eh? Anything! Anong bang batas na immoral? It doesn't align with the will of the Father. Eh, problema, maraming mga manampalatay, pangit yung batas na yan. Hindi maganda yung batas na yan. Puro mga kalokohan yung may nagagawa. Eh, ang tanong, anong ginagawa mo para yung mga mabatas na ito, maituwid ang mga makikita pag-uha? Anong ginagawa natin? Nakaupo ka lang? Eh, pastor, ano ba gagawin natin? Eh, di-sensing natin ka loob ng Panginoon. That's the very main reason why pumasok po kami ni Pastor BJ for chaplaincy. Bakit po? Para po si Pastor BJ maging Charlie, chaplain. Ay, di pala. Para po malaya po tayo makapasok sa government agency at makapagturo ng salita ng Diyos. Hindi po uniform lang habol namin doon. Hindi po tsapa lang. Ang habol po natin doon, magkaroon ng impact yung IBC Manila sa komunidad na ito. Bakit? Eh subukan mo, pagambaran kay Captain dito, eh walang takot sa Panginoon. Eh huwag ka na magduda kung may mga droga dyan. Tama po ba? Pero may takot sa Panginoon ng mga opisyalis ng barangay na ito, maniwala po kayo, napaganda ng barangay natin. And I think okay yung barangay natin. Nakilala ko na po yan eh. Hindi ko lang kung yung parent. Iba na ata, no? Yung pa rin. Anyways. Sumunod, pang-apat.
God wants us to exercise our God-given spiritual gifts. May mga gift po kayo eh. Lahat ng mga anak ng Diyos ay pinagkalooban po ng spiritual gift ng Panginoon. Iba sa inyo may spiritual gift of teaching. May iba sa inyo spiritual gift of evangelism. Meron po sa inyo binigyan ng spiritual gift of exhortation. Magaling ka mag-encourage. Meron po iba niya binigyan ng spiritual gift of administration. Anong ginagawa mo dyan? Kung binigyan ka ng Panginoon ng gift, gamitin mo. Bakit? Ano mang bagay, ano mang regalo na hindi ginagamit, kinakalawang. Kahit magaling na mga awit, kapag ka ilang dekada lang hindi umaawit, pag umawit yan, maniwala kayo, kinakalawang din ang boses niyan. Bakit? Hindi ginagamit eh. Subukan mo sa sakyan, hindi mo gamitin ng isang taon mahigit at hindi mo nailuan ng makina at hindi mo pinapalitan ng langis, maniwala ka, may stock ng makina na yan. Mas okay na masira ang sakyan dahil ginagamit. Kaysa nasira yung sakyan, nagbayad ka ng mahal, hindi mo ginagamit. Ganun din po, ang gusto ng Panginoon is for us to exercise our God-given faith or God-given spiritual gift. Eh, paano natin magagamit yun? Kaya nga po mahalaga ang local church kasi doon nyo po nagagamit ang spiritual gift na ibinigay sa inyo ng Panginoon. At pag na-practice nyo, ini-exercise sa atin yung paggagamit ng spiritual gift sa loob ng kapulungan, paglabas mo, bahagi na ng sistema mo yan. If your spiritual gift is the gift of exhortation or encouragement, kapag ka ginagamit mo yung pag-i-encourage sa loob ng church na ito, paglabas mo, dadalhin mo yan. E pinapractice mo eh. Diba? Pansinin nyo, lahat ng tao na mahilig magmura, walang ginawa kundi magmura, nasa loob ng bahay, sa labas ng bahay, nagmumura. Kahit sa madali, nagmumura. Bakit? Pinapractice eh. Tama? Dapat doon din tayo mga mananampalataya. Kung pinapractice mo pag-praise the Lord sa loob ng church, paglabas mo, nag-praise the Lord ka rin. Kung pinapractice mo yung talento mo sa loob ng church at hindi sa'yo pinagkatiwa sa'yo ng Panginoon, paglabas mo, gagamitin mo rin yan. Ano man yung binigay sa inyo ng pagpapala ng Panginoon, whether anong skill yan, whether anong gift yan, maniwala po kayo sa hindi. Pag pinapagamit niyo po sa Panginoon yan, pagyayamanin ng Panginoon yan. I would remember, sabi ni Ate Joyce one time, gusto kami, may ginagawa ko website ngayon na, okay ba yan? Okay yan. Binayaran ka nila dyan? Hindi. Sinilip ko lang ang hosting yan, tsaka domain. Sabi niya, bakit walang bayad? Eh, gawain ng Panginoon eh, okay na yan. Bakit? Pinapromise ko yung skill ko dun eh. Hindi kailangan lahat may bayad eh. Yung pinapractice mo, kasi alam pinagkatiwala sa'yo pa yung talino na yun, okay na yun. Ngayon, kung ano magiging pagpapala nun, hindi ko alam. Pero at least, nabigyan ako ng libreng mask. Praise the Lord. Diba? Sipin mo, hindi ko kailangan bumili ng mask. Gagawa lang pala ako ng website, magkakalim ng libreng mask. Diba? Wala pong problema doon. Bakit? Yun ang gusto ng Panginoon sa atin eh. I-exercise po natin yung spiritual gift. Alam mo ba spiritual gift mo? Oh, spiritual gift test tayo ulit dito ha, yung mga young people. Yung mga adult, alam na nila yan eh. Minsan mag-spiritual gift test tayo ulit. Kasi mga adult eh, baka may nadagdag. Pasa na mabawasan ba yan? Hindi. Kaya mukha lang nababawasan yan kasi di mo i-exercise. Okay? Pero yung nadagdagan, pwede madagdagan yan. Bakit? Sabi ng Panginoon eh, gusto mo ng marami pa? Ask ka lang sa Panginoon eh. Pagkakalab sa'yo ng Panginoon. Bakit? Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 7? Now, there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but with the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. 1 Peter chapter 4, verse 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Sasabihan tayo ng Panginoon, tayo ay katiwa-tiwala. Tayo ay tinasabi ng Panginoon na good steward. Kapag ka yung mga pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon na spiritual gift ay ginagamit natin para sa kalwalhatian ng Panginoon. At paano magagamit ang spiritual gift ng pinagkaroon ng Panginoon sa iyo kung hindi ka kabahagi ng isang local church? Eh, pastor, pumunta lang po ako sa iba-ibang churches pag pumasok na lang doon eh.
Alam mo ang tawag doon sa mga naglalarong batang musmos? Ang tawag doon, saling-ket-ket. Diba? Alam mo yung saling-ket-ket? Yung hindi ka taga doon, dayo ka lang. Masali naman. Gusto ba ganun kalagi? Punta ka dito, sali naman ako dyan. Punta ka dito, sali naman ako dyan. Gusto mo ganun? Hindi. Gusto mo, pag nandun ka, committed ka. Nandun ka, nagpapagamit ka doon. Eh, kasi doon, pastor, maganda yung church nila eh. Bakit? Ang pinag-uusapan ba ay infrastructure? Akala ko ba ang church ay hindi tungkol sa infrastructure? Akala ba ang church ay mga mananampalataya? Kaya kahit maliit ang church na ito, kung ang church na ito nagmamahalan at magkakapatid ang turingan, aba, eh maganda itong church na ito. At naniniwala ko na dito, Panginoon. Ang sukatan ng paglago ng isang gawain ng Panginoon ay hindi makikita kung gano'ng maganda ang building. Makikita ang kapaglago ng mga mananampalataya sa mga kaluluwang nadadala. Nakikita ang paglago ng mga mananampalataya kapag ka maganda ang relasyon ng mga mananampalataya. Kapag ka ang mga pastor ng isang kapulungan, umiibig sa mga miyembro, ang mga miyembro umiibig sa pastor, at nag-iibigan tayo, nagkakaunawaan tayo, nagpapatawaran tayo, nagbibigayan tayo, yaan ang simbolo ng paglago ng isang manggagawa at isang kapulungan ng Panginoon. Amen. Kaya ngayon Valentine's, diba? Natutuwa po ako. Dahil po, pagdating pa lang na iba, may mga kanya-kanyang gift pa eh. Ay po, Papa, Merry Christmas. Ha? Bakit po? Simbolo po yun eh, ng pagmamahal eh. Diba? Sobrang pagmamahal nga po namin sa inyo, gusto po namin tumasang sugar nyo, kaya yung mga ladies natin may mga KitKat kayo. Pero kayo na pong bahala sa mga metformin nyo. Okay, panghuli po! Kaya mahalaga na maging kabahagi ng isang local church because God wants us to exquisitely be accountable to each other. When we say to be exquisitely, to be intentional, to be divinely accountable to each other. Ano pong sabi ng Matthew chapter 18 verse 15 to 17? Jesus said, if your brother sin against you, sabi dyan, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, he have gained your brother. But if he doesn't listen, take one of two or other brothers along with you, that every word may confirm by the evidence of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Ano po tinuturing dito? Ang sabi dito, accountable tayo sa isa't isa. Pag uwi po natin sa langit, ang tanong ng Panginoon, nasaan ang kapatid mo? Hindi ba ginawa ng Panginoon yan kay Adam and Eve? Hindi ba ginawa yung sa mga anak kay Cain and Abel? Di ba tinanong niya kung nasaan yung kapatid? Ganun din, ano ang ginawa mo sa lupa? Kumusta yung mga talentong pinagkaloob ko sa iyo? We are directly accountable to each other. Accountable ako kay Kita Jazz. Accountable ako kay Brother Erwin. Accountable ako kay Pastor BJ. Bakit? Because we are one body na magkakasama. And our walang iba magulang natin kundi ang Panginoon lamang. Di ba tinuturo dito? If a brother has sinned against you, ano sabi ko? Kausapin mo. Huwag mong kausapin publicly. Kung ginawa naman yung pagkakamali, privately. Kung saan privately, Brother Erwin, medyo hindi ko nagustuhan yung sinabi mo sa akin nung ganito ha. Usap tayo, okay lang ba? Tama? Pag nagkasundo kayo, now you gain the brotherly love with each other. Tama po? Ngayon, kung hindi nakikinig, matigas ang ulo, humanap ka ng isang kasama para may witness. Maghanap ka nga doon ng 2 or 3 eh. Para saan? Para may mag-mediate, para magkaayos kayo. Pagka hindi pa rin, ayaw pa rin, dalhin mo sa church para magkasundo. At pag hindi, ang sabi ito, itrato mo lang sa tax collector. Patigas ang ulo eh. Tama? Tsaka pa rin isasang tabi. Pero kung papansin niyo po, ang konteksto ng Matthew chapter 8 is the context of reconciliation. Kahit anong gagawin mo, hindi mo susukuan yung kapatid mo dahil matigas ang ulo.
hindi mo susukuan yung kapatid mo kasi minamahal mo yan. Listen to this carefully. Ang dami po mga miyembro ng church na ito na ngayon wala na rin dito. Ask Pastor BJ, ask the workers of this church kung iniwan natin itong mga to. Hindi, sila na lumayo eh. Sabi mo, Pastor BJ, puntahan mo nga, dalawin nyo nga ito. Ito yung people na to, pakidalo nga, wala na to. Diba? Kaya yung drummer boy natin eh. Diba? Ilang beses kong pinapupuntahan, puntahan natin yan. Ako mismo, pini-PM ko, mini-message ko, pinapupuntahan sa mga workers. Bakit? Mahalaga yung kaluluwa na yan, kapatid mo sa pananampalataya yan eh. Eh, ayaw talaga. Makulit talaga. Hindi ibig sabihin, hindi mo sila iniibig. Mahal ko yan. Pero, may mga mas mahalaga na sa kanila. Bakit? May mga tao na pwede ko pagtutukan eh. Kung ayaw makinig, eh, ipagpapasa Diyos mo na lang. Ganun po tayo. Kaya even our members, even outside of this church, nasa ibang bansa, nasa iba't ibang dako ng mundo, ask them, pag nabanta ko na kailangan ng prayer request, I would PM them personally. Kumusta ka na? Anong prayer request? Nabalitaan ko, kailangan mo ng prayer request. We just want to know that we are praying for you. Kumusta kayo dyan? Kumusta pamilya niyo dyan? Kumusta ka dyan, brother ano? Kahit kayo mga nasa barko eh, pini-PM ko, nakikita pa nila yung mga PM ko pag nababa nila ng barko. Kahit pa dumadaan kasi minsan walang internet. Bakit? Bakit ginagawa yun? Kasi mahalaga sila sa atin and we are accountable to each other. Ang problema tayo, nakakakumustahan ba? Kayo po ba nakumusta niyo ang pastor niyo? Ako po ba nakumusta ko kayo? Kayo po ba nakumusta niyo bawat isa? Kumusta ka na? Kumusta na pananampalataya mo? Mainit pa ba o nalalamig ka na? Laban ka pa ba o bawi ka na? Bakit? We are directly accountable to each other. At kapag ka hindi ka bahagi ng isang local church, kayo ka-accountable. Hindi mo naisip yun? Di ba sarap na may kabahagi ng isang local church? Kapag ka umiiyak ka sa tabi, meron kang counselor at support group na, ayaw mo yan, nandito kami, huwag ka mag-alala. Kapag ka ikaw, may nangangailangan ka, meron kang kapatid na pwede sabihin sa'yo, tulungan kita. Kailangan mo ng tulong. May kapatid na nasunugan. Ano ba, may tutulong natin dyan? May damit ba tayo dyan? Grocery ba tayo dyan? Nagkaroon ng pandemya. Ang gagawin natin? May ayuda ba si Mayor? Wala pong ayuda si Mayor. Okay lang. Kahit walang ayuda si Mayor, may ayuda naman si Lord. Bakit? We are accountable to each other. Yung mga lakad tayo minsan, I would remember Brother Leonard. Tayo pa sa BJ. So BJ, inform Brother Leonard. Huwag niyo iwan si Brother Leonard. Kontakin niyo. Kumilakad tayo. Bakit? We're directly accountable to each other. You ask our Christian workers. Tanong mo yung Pastor Christian. Nakakailangin mo ka na sa ano? I-Jardino. Dalawa na, di ba? Tanong niyo po. Alas 6 ng umaga. Wala pang alas 6. BPM na ako. Nasaan ka na? Kumusta ka na? Mag-update ka ng photo ha. Pagdating doon, nasaan ka na? Lumagpas po ako. Nasa Tugigaro na po ako eh. Nakatulog po ako eh. Naku, kamote talaga. Di ba? Sabi ko, pumunta ka sa bahay, lumagpas ka. Papunta ka ng ano, lumagpas ka na naman. Baka nasa Batangas at kamatagpuan yan. Cavite lang ang punta mo. Baka naman may pinupuntahan mo, iba, yari ka. Kala mo, ako mismo susuwi ko sa iyo, kapatid. Diba? Tanongin niyo po, kumusta? Kumain na kayo? Gabi, tatanungin ko, kumusta? Pastor, nag-message mo po kami. Ha? Alas 7:30 na. Magbabayad mo sa alin pa nga po after to. Kumain na kayo? Bakit po tinatanong ng gano'n? Yung totoo, hindi ko naman brother na yan eh. Hindi ko naman talaga yung kapatid sa... Hindi ko nga anak yan eh. Diba? Kita nyo naman, mas pogi sa akin yan. Oh, pero alam ko naman, sa sarili ko kung ano totoo. Ayaw tanggapin eh. Mas bitter. Bakit po ginagawa sa kanya yon? Mahalaga sa akin yan, kapatid ko yan eh. Bakit pinapabaunan natin yan? Magkano pong masahe doon? Pasobrahan niyo, baka makasipa ng bato, eh, hindi na makauwi. Pastor BJ, tanongin niyo, makita kami niyan, oh, pagdating mo sa pastoral staff meeting, uuwi mag-isa, kapamasahe ka, meron po pastor. Sige, pagdating mo sa church, magsabi ka, pastor, dito na po ako. Parang girlfriend na check-in, di ba? Pastor, dito na po ako. Bakit mo ginagawa yun?
Ang lalaki na nitong mga to eh. Ang tatanda na nitong mga ito eh. Kailangan ko ba checkin yan? Pero hindi eh. Bilang, hindi lang pastor, bilang kapatid sa pananampalataya, kailangan malaman ko na ligtas sila. Amen. Ganun din. Ang problema nito, hindi ko ma-check kung ligtas kayo pag nasa langit ako, nasa impyerno kayo. Malalaman ko na kung wala kayo doon. Wala si ganito. Kamote kasi. Ilang beses ko na sinasabihan eh. Ilang beses na binabahagi yung magandang balita yung salvation eh. Hindi pa rin tinatagampan yun. Ayan, sa impyerno tuloy. Saan kayo matutuwa ako pagdating ko sa langit? Hindi po. Malulupot ako. Bakit? Inalaw ng Panginoon na maging bahagi ng ministeryo ng IBC Manila kasi sa IBC Manila, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Anong ginawa ko? Parang nagkulang ako. Kung di ba ako nagkulang, sumobrating sa ulo niya. Tama po? Hindi po masama na mag-spend ng load si Kenyo, ang kapatid niyo sa pananampalataya. Ngayong umaga, I received one of the very special texts ngayong umagang ito. Sabi niya sa akin ay ganito, bro, kilala niya na kung sino siya. Bro, happy anniversary sa atin. Salamat sa pagiging bahagi ka ng pamilya namin. Perpekto sa kanya. Same here po, tita. We are blessed to have you with us. Amen. Hindi ko alam kung nasabi ko as part of the family. Bakit? Hindi ko po tinatrato si tita o sino man sa inyo na hindi bahagi ng pamilya namin. Sana po ganun din kami sa inyo. Bakit? Because we are accountable, explicitly accountable to each other. Ano meron ko, hindi ko pagmamaramos sa inyo. Ano man ang alam ko, hindi ko pagmamaramos sa inyo. But why? Because we are accountable to each other. Magkakapatid tayo sa pananampalataya. Walang damutan. Ibigan lang. Diba? Love lang. Sabi nga ni Chris Aquino. Diba? Again, mahalaga na maging kabahagi ng isang local church. In the very context, in conclusion, we need to be actively participating. We need to be actively part of a local church. We need to be actively using our spiritual gifts. We need to be actively and exquisitely, okay? Being accountable to each other. Yung po tinuturo po ng Panginoon. That's the importance of being a member of a local church. Okay? Sana po natutunan po natin prinsipyo ng Panginoon. Tumayo po tayo ng manalangin po tayo. Panginoon namin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa napaka makapangyarihang salita mo, Panginoon, na ipinagkalob sa amin ngayong sandaling ito. Lord God, we thank you for the challenge, Panginoon. Not only that we become part of the universal church, Panginoon. Not only that we become your children, Lord God, but we become a part of a local church to be actively participating, to be an active member, and to be actively being accountable to each other, Lord God, and actively using our spiritual gifts for your glory, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na maging hamon tong salita mo, dakilang Diyos, sa buhay ng bawat sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Amen.